Kayo po ba mga bossing ko ay napapaisip kung bakit ganon? Kayo naman po ay napakasipag na tao pero parang lagi na lang po kayo minamalas. Ako po ay may tuturo po sa inyo po mga bossing. Ito po ang aking ituturo ay pangkalahatan. Swerte po ito sa mga mananaya mga bossing. Ganon din po swerte ito sa mga negosyante at syempre sa mga naghahanap ng trabaho. Sa mga taong maiilap ang swerte, palalapitin po natin ang swerte mga bossing. Ngayon po mga bossing, bukod po sa ating sipag at syaga, double time sa pagkayod, pananalig sa Malapanginoon, sabayan natin ng pampaswerte para wala ka na pong kumbaga pagsisisi pa na hindi nyo nagawa, baka maging sising alipin po kayo, kawikaan po ninyo, ay alam ko yan, napanood ko yan, bakit hindi ko pa nagawa, sayang, yung mga ganun mga bossing. Kaya kumbaga lubos-lubosin na natin mga pagkakataon, huwag nyo nang sayangin pa, huwag na kayo magpalampas pa ng mga magagandang oportunidad mga bossing, kagaya po nito ang paggawa po ng ganito. Kasi alam nyo po ba mga bossing ko, ng itlog ay for prosperity mga bossing, swerte po ang dulot po nito. Ang itlog mga bossing ko ay mabisa rin na humihigop ng mga negatibong enerhiya mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ang gagawin nyo lamang po ay ganere. Kumuha po kayo ng isang itlog na puti mga bossing, or kaya pang native na itlog, kahit maliit lang na itlog, pero syempre huwag yung pugo na itlog mga bossing. Kahit maliliit na sizes lamang, dahil ngayon ay ang mahal na po ng itlog. Gagamitin po natin ang itlog na ito para lang pang cleansing ng kapaligiran at pang attract ng swerte, lalo na sa pera. Kung gusto nyo na masigit po kayong swerte, hindi lang naman ito para sa mga minamalas. Pwede rin po ito sa mga nagnanais na masigit silang maswerte. Kaya yung iba mga bossing ko ay sinuswerte na, ang gusto po nila ay madagdagan pa. Mas mainam po yun. Ibig sabihin, marami siyang pangarap sa buhay. Kaya nag-iisip pa siya ng mga iba't iba pang mga pamamaraan kung paano siya magiging matagumpay. Ngayon pa mga bossing, ang gagawin nyo lamang po ay ganere. Kumuha po kayo ng isang platito. At pagkatapos, isulat nyo po dito sa ating pong itlog mga bossing ko lahat ng mga nais po ninyo. Pagtapos na po kayo na isulat, pero syempre mga bossing ko, lagi yung tatandaan, ang pag-wish mga bossing ko sa itlog ay hindi po kumbagay kung ano yung sinusulat ay iba naman ang tinatakbo ng isipan. Dapat po kung anong tinatakbo ng inyo pong isipan, yun din po ang binubukan ng ating bibig. At huwag pong kung ano-ano mga iniisip at baka kayo mismo kumukontra sa ating mga wishes mga bossing. Yung bang tipo na gumagawa ka na ng mga ganito tapos naisip nyo ay baka hindi ito totoo. Asya, kinukontra mo kaagad. Kumbaga ikaw mismo kumontra. Kaya huwag nyo na kukontrahin mga bossing. Tandisin ang inyo pong kalooban kapag gusto po ninyong gawin, asya ay lumarga po kayo. Ngayon po mga bossing, dito po yung isa sa mga pinakamaswerte. Ganito lang po ang inyo pong gagawin mga bossing. I-wish nyo na ng todo-todo. Isulat nyo po or pwede rin namang ibulong ng mula sa inyo pong puso ang lahat ng nais po ninyo. Pagtapos na po kayo mag-wish, ibilad nyo lang ito sa sinag ng araw hanggang alas 8 ng umaga. Makalipas ang alas 8 ng umaga mga bossing ko, ito ay kukunin po natin at ilalagay po natin siya, pwede sa ilalim ng ating higaan, pwede rin naman po ito sa may altar, pwede rin po ito mga bossing ko sa pagkainan kung saan kayo ay nakain. Mas may na mga bossing ko na may mga nakahain sa inyong hapagkainan, kagaya ng oranges, ganun din po ang bawang at ganun syempre din ang itlog. Huwag po yung totally malinis na malinis ang inyo pong hapagkainan. Kasi wasa ganun po mga bossing ko, walang mag-a-attract ng swerte. Parang pitaka lang din po yan mga bossing. Kapag ang pitaka nyo ay malinis na malinis mga bossing, nising kunduleng ay wala. Wala pong tatawag ng swerte. Kaya mas mainam mga bossing ko, maglagay kayo ng ganito sa inyo pong hapagkainan para may matawag kayong swerte. Kaya kung kayo pinaniwala at naisyo po itong gawin, asya mga bossing, good luck bossing po lahat.